Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng dakilang Papa San Leon, pantas ng simbahan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi mo ipinahintulot kailanman na makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan sa iyong sambayanang nakatayo kay Apostol Pedro na batong matibay. Tugunin mo ang panalangin ni Papa San Leon at ipagaloob mong sa paninindigan ng iyong sambayanan sa katotohanan. Ito ay mapatibay sa patuloy na pagkakamit ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain. Mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito. Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa. Kayo, na ang pinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan. Ang pamamahala ninyong kaloob ng Panginoon at ang kapangyarihay mula sa kataas-taasan. Siya ang susuri ng inyong mga gawa at sisiyasat ng inyong mga panukala. Kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo magiging tapat, kung hindi ninyo susundin ang kautusan at kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban, madali siyang paririto at parurusahan kayo ng mabigat na parusa. Walang katulad ang bigat ng parusang inilalaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan. Ang mga aba ay kahahabagan at patatawarin. Ngunit ang mga nasa kapangyarihan ay mahigpit na hahatulan. Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kanino man, gaano man siya kadakila. Siya ang may likha sa lahat, sa dakila at sa aba. Kaya't pare-pareho lang ang tingin niya sa lahat. Ngunit mas mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan. Kaya, mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang matuto kayo at nang hindi kayo magkamali. Ito ay mga banal
na bagay at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Pag natutunan ninyo ang mga aral na ito, maipagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghuhukom. Kaya nga, pahalagahan ninyo ang aking mga aral. Unawain ninyo ito at kayo'y matututo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila, at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap. Sa kamay ng masama, sila'y dapat na iligtas. Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Magsitayo ang lahat. Naghangad, lagi tayong pasalamat kaysa ng kanyang anak. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at tumiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Isa sa napakagandang ugali na dapat nating natutunan na itinuturo dapat lalo't higit nung tayo po ay mga bata pa, ay yung mga simpleng pananalita pero malaki ang impact sa ating pagkatao. Ito yung mga nagiging pundasyon ng ating pagkatao. Yan ay yung pagsasabi ng salamat po.
yung pagti-thank you. Di ba yung mga bata, no? Pag inaabutan, may nagbibigay sa kanila, ang sinasabi natin, o ano ang sasabihin? Thank you po. Yan. Yun yung napakagandang ugali na kapag hindi natutunan ng mga bata, dadalhin hanggang sa kanyang paglaki. So bakit ba tayo nagpapasalamat? Dahil sa kabutihang loob ng iba. Dahil sa kanilang pagiging generous sa atin, kaya ina-acknowledge natin. Yung pagsasabi ng thank you ay pag-a-acknowledge sa kabutihan na ginawa o ibinigay sa iyo. Kaya hindi dapat kakaligtaan ang magsabi ng thank you o ng pasasalamat. Kaya nga sa ating pong ebanghelyo, hindi lang tayo hinahanap ni Jesus kapag tayo po ay may kailangan. Hindi lang tayo hinahanap ni Jesus kapag tayo po ay nagkakasala. Hinahanap rin niya tayo kung kailan tayo magpapasalamat. Yang sabi po sa kwento, matapos na humiling yung 10 may sakit, 10 may ketong, isa lang ang nagbalik para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Kaya ang sabi ni Jesus, nasaan ang siyam? Nasaan na? Minsan tayo po, no? Kapag may hihilingin, ang lambing-lambing natin sa Diyos, halos umiyak pa tayo, halos maglulumuhod pa tayo. Pero kapag naibigay na yung ating kahilingan, nasaan tayo para magpasalamat? Mabalik tayo kapag ubus na, kapag nangangailangan na naman. Ang isang tao pong hindi marunong magpasalamat sa mga biyayang natatanggap niya, ito po yung mataas ang pagtingin sa sarili. Kapag ang isang tao hindi marunong magpasalamat sa kabutihan ng iba na para bang utang na loob pa ng tao na siya'y tinulungan, ito po yung tinatawag natin na may pagka-ingrata. Yung mataas yung tingin sa sarili na para bang deserve niya na tulungan siya at utang na loob ng mga tao na dapat siya'y tulungan. Nawa po sa ebanghelyo o sa kwento na ating natutunan sa ebanghelyo natin ngayong araw na ito, makita natin ang ating mga sarili na hindi naman natin talaga deserve yung dinggin tayo, yung ipagkaloob ng Diyos ang inihingi natin, pero dahil napakabuti ng Diyos, kaya kahit hindi tayo karapat-dapat, pinagbibigyan niya tayo. Wala namang hinihiling na kapalit. Yung simpleng pagsasabi lang ng thank you, malaking bagay na yon sa Diyos. Ikinatutuwa ng Diyos ang taong marunong magpasalamat. Amen? Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, labis na mapagbigay ng biyaya, kagalingan at kapatawaran ng Panginoon. Subalit ipinagwawalang bahala natin ang mga ito. Nakakalimutan natin siyang pasalamatan. Dalhin natin ang ating mga panalangin sa Kanya sa diwa ng pasasalamat. Ang ating pong itutugon, sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang simbahan sa lupa, naway patuloy na hilumin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang mga maiwasak na buhay, manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. At inawang purihin at pasalamatan ng Diyos sa mga biyaya ng buhay, pananampalataya, kalusugan, kaligayahan, at alab ng pagmamahalan ng pamilya,
kaibigan at komunidad, manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Tayo naway laging magpasalamat sa lahat ng aspeto ng ating buhay para sa pag-ibig na ibinuho sa atin ng Diyos noong angkinin niya tayo bilang kanyang mga anak. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamalasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga yumao, naway mapabilang sa mga banal sa pagsamba sa Diyos sa langit. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Sa iyo muli ihahandog sa iyo buong puso kong inaalay sa iyo O Diyos O Panginoon lahat ay biyayang at kakayahan ito'y para lamang sa iyong kalwalatian. Pagsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang mga alay ay narito't nakahanda, ang iyong sambayanan ay silayan mo ng iyong awa upang ang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng pook at ang mga tagapangasiwang iyong itinataguyod ay makapagpasalamat para sambahin ang ngalan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Leon ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ibagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
magsiluhod ng lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagtanggap ng komunyon, huwag po kayong aalis sa inyong kinaupuan o kinatatayuan. Katawan ni Kristo. Amen.
magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong naidulot na ang banal na pakikinabang sa iyong sambayanan, inihiling naming ito ay malugod mong pamahalaan upang sa patnubay ng iyong pangangasiwang makapangyarihan, makamtan nito ang ibayong kalayaan at mapanghawakan nito ang pananampalatayang hindi mahahati kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, dating ipagdasal ang mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nila mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na Ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.
magsiyo.